pansit na to. Para sa lulutuin natin ngayon, kakailanganin natin ng bawang, sibuyas, kailangan natin ng pangsahog, hipon, at itong pork kasim. Ito, hiniwa ko siya ng maninipis para madali siyang lumambot. Tapos, kailangan din natin ng gulay na ito, anong ang tawag dito? Sitsero, carrots, at syempre, repolyo. Yan, mas maraming gulay, mas masarap. Kailangan din natin ng toyo, pamintang durog, dudurugin natin yan mamaya, huwag kayo mag-alala. At ito, optional lang to kasi may nakita ko nagluto, nilagay na yung suka. Tapos yung ulo ng hipon, huwag yung itatapon. Ito, didikdikin natin to para sa, idagdag natin sa sabaw. Siyempre, kailangan din natin ng konting pampalasa. Itong pampalasang gagamitin ko ay betchin. Pwede din kung anong gusto nyo ha. Pwede din namang magic or more cubes o bahala kayo. Siyempre, kailangan din natin ng mantika. O, hindi lahat ilalagay ha. Mga 2 kutsara lang dyan. Siyempre, ang bida ng ating lulutuin ay ang pansit bato. Ito nga pala ay galing kay Arlon. Kay Arlon Gueta. Co-office mate yun ni Daddy. Thank you sa'yo, Arlon! So, ayan na yung ingredients natin. Kaya sisimula na nating magluto. So, start na tayo. Ayan. Buksan na natin yung kawali. Ay, yung kawali, yung stove. So, lagyan na natin siya ng mantika. Konti lang, huwag ko siya dumadami. Ayan. So, hintayin natin uminit siya, tapos magigisa na tayo. Bawang. Siyang mabuti. Pero huwag natin sunugin yung bawang, ah. Kasi hindi na siya, maganda at baka kumait. Yan. Tapos, isunod na natin ang baboy. So, pwede kayong maglagay ng kahit anong sahog na gusto nyo. Pwedeng manok, pwedeng atay. Hindi na ako naglagay ng atay ng manok. Kasi may hipon naman na. So, igigisa lang natin itong mabuti, ha? Takpan muna natin. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin para hindi masunog. Igasa lang natin siyang mabuti para lumabas yung kanyang flavor. Actually, first time ko nalutuin ito. Yung pansit ba ito? Binigay kasi kay Daddy yung pansit. Siguro mga weeks ago, ngayon ko lang siya naluto. Medyo busy ang lola niyo eh. Kaya ngayon lang uli ako nakapagluto. So, ayan. Takpan natin uli ha. So, ayan guys. Nakita nyo ha, medyo nagbabrown na siya. Pwede na natin ilagay ang hipon. Gigisa lang natin ulit siya hanggang sa yung medyo luto na yung yung hipon mamaya. Then lalagyan na natin yung gulay. Parang gusto ko na lang ulamin sa kanin yan eh. Diba? Ang sarap. So takpan ulit natin para maluto yung hipon. So, ayan guys, gusto ko lang ilagay yung gulay para sabay na maluto yung hipon at yung gulay. Nuna ko yung carrots. Ay, ba't nilagay ko na ito? Dapat hindi ko pala muna nilagay yun. Dapat carrots muna eh, pero nailagay ko na itong ang tawag dito? Kitsaro. Pero okay na rin yan guys. Tapos, lagyan na natin siya ng toyo. Guys, tansya lang to ha. So, siguro naglagay ako dito ng mga 2 kutsarang toyo. Ayan, para lumasa. Tapos, paminta. So, guys, ayan o. Hindi ito yung binili ni kuya na lalagyan. Ito yung regalo sa akin ng ate ko. Kasi hindi pa nalalagyan ng pagbitang buo yung binili ni kuya sa Super 50. Diba? So. Tapos, maglagay din tayo ng konting tubig.
Tantsa-tantsa lang ako guys ha. Siguro mga ano yun. Mga kalahating tasang ano, tubig. Tapos, lalagay ko na yung bechin. So, optional yan. Kung kayo hindi kayo gumagamit ng bechin, pwede naman kung anong pampalasa ang gusto nyong ilagay. Pwedeng magic, pwedeng North Cubes. Tapos, syempre, ilalagay ko na rin itong repolyo. O, diba, ang dami. Yung palang pansit ba ito na binigay ni Arlon, kalahating kilo pala yun. Kanina ko lang, ngayon ko lang tingnan, ang dahi pala. So, iniisip ko kung okay, kasha ba itong gulay natin? Baka kaunti yung gulay natin. So, ayan, lagyan pa natin ng tubig. Kanya-kanya tayo ng ano ha, version ng pansit. Ito kasi, marami ako napanood sa YouTube na iba-ibang style kung paano magluto ng ano. Pinagsama-sama ko lang yung mga napanood ko. Ito yung kinalabasan. O, diba? So, mamaya, tingnan natin kung anong lasa. So, takpan muna natin siya. So, guys, naalala nyo kanina yung ulo ng hipon. Sabi ko, babito tapon at didikdikin natin. So, ito po yung kalahati nung, ano, yung katas nung ulo na dinikdik ko. So, ilalagay natin siya. So, siguro yung iba sa inyo nagtataka, bakit ko na tinitimplahan yung gulay? Kasi gusto ko, pagka kinain yung gulay, may lasa. Kumbaga, timplado. At pag kinain mo rin mamaya yung pansit, timplado din, di ba? So, pag pinagsama mo yung gulay at yung bihon, ay yung ano, pansit ba to? Di ba sarap, bongga, parehong may lasa. Di ba? So, ayan. Konting ano pa? Konting kulo pa, papatayin na natin yan. Guys, titikman ko muna bago ko patayin yung apoy. Ha? Tikman natin. So guys, iba yung pang tikim ko ha. Hindi sando ka. Tikman natin. Sarap. Bongga. Perfect. So, ito patayin na natin para ang isasalang naman natin, ang iluluto naman natin yung pansit. So, ayan guys, naisaling ko na isang mangkok yung ating gulay. May konting sabaw siya, hindi ko talaga tinanggalan ng sabaw para mamaya pag inilagay natin doon sa pansit. Matutuyo din naman yan eh. So, next naman natin yung pansit. So, ngayon naman, ang iigisa natin ay yung ating biho, ano, pansit, yung bato. Same pan din po siya, hindi ko na hinugasan. Diyan ko rin naman ginisa yung ano eh, yung gulay. So, hintayin lang natin uminit yung ano, mantika. So, magigisa ulit tayo ng bawang. Para to sa ano, mga ano ha, pamadam sa pansit natin. And then, sibuyas. Nagliwa po uli ako ng bawang at sibuyas. Gusto ko mas maraming bawang, mas maraming sibuyas, mas masarap. Pero sa inyo, depende sa inyo. Iba kasi ayaw ng maraming bawang eh. So, ayan. So, ilalagay ko na. Ito yung ano, yung katas ng hipon. So, ilalagay ko na siya. Ayan. Oops. So, ayan guys, hindi ko napindot yung ano kanina recording. Hindi nyo nakita kanina. Yung, o hindi nakuhanan yung paglagay ko nung katas nung, ito yung pinaglagyan, no? Yung ulo ng hipon, di ba, dinikdik ko yon. Siguro, isang ganito. Tapos, naglagay na ako ng isang pichel. Bali, 5-6 cups na yan. E sabi dito, kailangan natin ng 10 cups. So, dadagdagan ko pa siya. Ayan. 10 cups. Kasama na din yung ano ha. And then, lalagyan ko na rin siya ng toyo. Ayan. Pwede kayong gumamit ng kahit anong gusto yung brand ng toyo. Ayan. Ito ako, Silver Swan kasi ang ano ko. Maglalagay lang ako ng mga apat na ganito, sandok. Siguro mga limang kutsara yun. Kasi mas malaki ito eh, no? Lima o anim na kutsarang toyo. Lalagyan ko na rin siya ng pamintang durog para sumama na siya sa kulog. So, okay na yan. Pakukuluin lang natin siyang mabuti. Pag kumulo na, saka natin ilalagay yung pansit. Natin siyang kumulo. So, ayan, kumukulo na po siyang mabuti. Ayan. Pero hindi ko pa ilalagay yung pansit. Naalala ko kanina,
di ba sabi ko may suka tayo ano. Maglalagay ako ng konti. Nakita ko to sa mga ano sa YouTube, iba-ibang version ng pansit nila. So try natin yung version na napanood ko. Nakalimutan ko kung sino yung ano yung nagluto nun eh. Pero naglagay siya ng pansit. From Bicol siya eh. So lagyan natin siya ng siguro mga ayan, mga kalahating kutsarang suka. Lutuin muna natin yung suka. Huwag muna natin haluin. Huwag natin takpan. Bayaan muna natin yung suka na maluto. Okay. Ilagay natin itong pansit bato. Half kilo yan eh. Dalawang version pala ang pansit bato. Merong yung may sabaw, merong tuyo. So, ako gusto ko ano siguro? Yung tuyo. Or siguro, tingnan natin kung kaya natin i-achieve yung ano. Yung hindi siya to yung medyo mas sauce, ayun, saucy. Kumbaga, try natin yun ha. First time ko itong iluto guys, kaya hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. Ayan, tingin lang natin siyang malutong mabuti. Tigas pala siya, no? Bayaan lang muna natin siya dyan, nung kumulo, nung kumulo, nang kumulo. So, ayan na guys, kumulo na siya, halutin natin. Nakita ko din pala nagluto si ano neto, si B, yung asawa ni Kong. Nanonood namin yan nung isang araw eh. So siya, hindi siya naglagay ng suka dito. Instead, gumawa siya ng suka na may timpla, tapos nung naluto na, nilagay niya doon sa pansit. So gagawin din natin yun mamaya, tingnan natin. Masarap daw eh, pag nilagyan mo siya ng suka. Yan, hintayin natin kasi hindi pa siya, matigas pa yung noodles eh. Oh. Haluin lang natin kasi baka dumikit sa ilalim. So ayan guys, nakita nyo, medyo nawawala na yung sauce niya, ay yung sabaw niya. Lumalaki na rin yung noodle. So, konti pa, gusto ko pa siyang patuyuan. Kasi yung gulay natin may sabaw pa yun eh. So, patuyuan pa natin siya ng konti. Natin para hindi mag-ano. Konti pa. So, ayan guys. Ilagay na natin yung gulay. May sabaw pa siya. Nagtira ako ng konti para meron tayong ilagay. Para mamaya sa plating natin. So, nakita niya, diba? Dumagdag yung sabaw. So, huwag tayo mag-alala dyan kasi sisipsipin pa yan nung pansit. Ay, sorry. Ayan. Teka, matigas, malambot yung ano ko. San ba po? Uy, sarap! Ayan. Mamaya, titikman natin. My God, kinakabahan ako! First time ko magluto nito. Ayan, sarap. So, konti na lang. Sisip-sipin naman niya yung sabaw niya eh. Para rin siguro pansin ka ito. So, diba? Ayan. Konti yata yung ano natin. Kala ko kasi konti lang yun. Ngayon ko lang na-realize na ang dami pala ng pansit. Tapos konti yung gulay ko. Akala ko marami na yung gulay. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Luto na to. Papatay na natin. Ito na po ang version ko ng pansit bato. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!